Purisakay taasan, siya'y papurihan, Diyos na lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga
mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitan. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin, kaming magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o tagaibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang maging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
mapalad at maligaya. Ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas na mga pako sa kanyang mga kamay at may naisuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ng 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isa sa mga apostol ni Jesus Nazareno. At ang ebanghelyo natin ngayon na binasa ay isang yugto sa pakikipagtagpo ni Tomas kay Jesus na muling nabuhay. Siguro kung si Tomas, masabi natin isa sa mga una ding nag-doubt, nag-alinlangan at nagdalawang isip. Nung sinabi ng mga alagad, nagpakita sa amin ng Panginoon, muling nabuhay. Siya yung nagsabing, "Wedi nga." Minsan, ganoon din tayo, mga Kristiyano. We can also associate ourselves kay Santo Tomas. Kasi minsan may mga bagay sa buhay natin kung saan gumagalaw ang Panginoon na nasasabi na lang natin, "Wedi nga, totoo ba talaga yan?" Kahit minsan sa ating buhay panalangin, sa ating buhay pananampalataya, minsan nagda-doubt din tayo sa Panginoon. Minsan nakakatawa ho isipin, pagkatapos ho magsimba dito sa loob ng simbahan, pupunta sa labas, bibili ng pampaswerte. Minsan nakakatawa na lang hong isipin, pagkatapos minsan may mga pupunta ho rito, pagdadasal sa loob ng simbahan, magsisimba, tapos pupunta sa mga nagpapakilalang manghuhula sa labas. Kung sapat na ang Panginoon, hindi pa ba siya sapat sa buhay natin? Kung sapat na ang Panginoon at lubos tayo naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, hindi ba ang grasya lamang niya sapat na sa atin?
Sinabi nga ng Panginoon kay Pablo, di ba? Sapat na sa akin, sapat na sa iyo ang aking grasya. Minsan, tayo nga lang, nagda-doubt tayo. Nagdadalawang isip tayo, o minsan, hindi tayo nakokontento. Si Tomas sa ating ebanghelyo, tila hindi siya kontento na makita lamang si Jesus. Ang gusto niya, mahawakan yung butas ng pako sa kamay niya. May pasok ang kamay sa tagiliran ni Jesus. Sabi niya, sige, ganito, pag ito na-amit ni, nagawa ko ito, maniniwala na ako. Pero naging teaching moment din yun para sa kanya. Si Jesus mismo ang nagturo sa kanya how little his faith could be for doubting the goodness of the Lord. Minsan maganda rin sa buhay natin, hingin natin sa Diyos na hindi lang palakasin ang pananampalataya natin. Pero turuan din niya tayo na mas magtiwala sa Kanya. Dahil ang tao nagtitiwala sa Diyos, alam niya na ang Diyos ay kapiling niya at hindi siya magdadalawang isip sa Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Hindi ba pag may pinagkakatiwalaan kang tao, pag alam mong kasama mo siya, hindi ka mapapahamak, hindi ka magdadalawang isip sa kanya, hindi ba? Pag may taong pinagkakatiwalaan ka, pag iniwan mo sa kanya ang susi ng bahay mo, hindi ka magdadalawang isip na baka nakawan ka niya. Pag may tiwala ka sa isang tao, kahit cellphone mo, ipagkakatiwala mo sa kanya o wallet mo. At alam mo rin at tiwala ka na hindi niya itatakbo ang cellphone mo at ibibenta. Sana sa Diyos din, ganoon din tayo. Sa paglago natin, sa pagtiwala natin sa Diyos, hindi tayo nagdadalawang isip sa Kanya. Lubos na nagtitiwala dahil alam natin paano gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Si Tomas, pinaalalahanan ni Jesus, naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? At sinabi ni Jesus, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Tayo bilang Kristiyano, nananampalataya kay Jesus, nananalig kay Jesus, at alam natin na siya ay kalakbay natin, ang Panginoong muling nabuhay ay kasama natin araw-araw. Hilingin natin sa Kanya ang grasya na mas magtiwala tayo sa Kanya. Let us pray together as one community at sabihin natin sa Panginoon, Lord, help me to trust you more. Because kung saan lumalago ang pagtiwala sa Diyos, lumiliit ang doubt. When trust gains, doubt decreases. At sana tayo bilang Kristiyano, bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, ay mas magtiwala sa Kanya. At pag nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo nagdadalawang isip sa Kanya. Dahil alam natin na kung saan at kapiling natin ang Panginoon, tayo ay siguro at sigurado sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang mga sugat ang tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag at ating itugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan.
ang simbahan sa Asya, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama, sa paglugod namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ng dalangin itinaguyod mo. Ang iyong mga kaloob sa amin ngayon, kami nagpapasalamat sa iyo. Kaisa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Itaas natin ang pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito
Sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being honored, from the desire of being praised, from the desire of being preferred to others, deliver me, O Jesus. Jesus, meek and humble of heart,
Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na July 4, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami nagsalo sa katawan ng bugtong na anak mo, mapanaligan nawa namin siya kaisa ni Apostol Santo Tomas, maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamumuhay namin at tapat na paglilingkod sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin para mo ang aming buhay at ligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
iluluwalhati ka namin.